Halika. Halika dito. Anong pagkakaiba ng ano? Ano talaga ang pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu sa tao? Ang kaluluwa. Ako na. Ano daw ang pagkakaiba? Regalo? Abdul Karim, bigyan mo. Wala ang buhok yan eh. Okay. T-shirt, bigyan mo ng t-shirt. Kawawa naman, naglalamig yun eh. Ano daw ang pagkakaiba sa espiritu at kaluluwa? Ang espiritu, Espanyol. Huh? English, spirit. English, spirit. Espiritu, Espanyol. Okay. Pag sabi mong kaluluwa, Tagalog. Kaya sa Bisaya, kalagma na. Namin ang kalag-kalag. Kalagma na sa Bisaya. Pero sa Tagalog, kaluluwa. Anong pagkakaiba? Sabi nila, hindi nakikita. At hindi mo nahawakan. Pero, ganun ba? Oo. Basta hindi mo mahawakan. Ha? At hindi mo makikita, ay kaluluwa. Yung pagmamahal ko sa'yo, kaluluwa rin. Dahil hindi mo hawakan yung pagmamahal ko eh. Ha? Hawakan mo nga yung pagmamahal mo. Nakikita mo ba yung pagmamahal mo? Kurente. Nakikita mo bang kurente? Maraming namatay. Ha? Dahil hindi niya nakita ang kurente. Ha? Sabi niya, pag hindi mo nakikita at hindi mo mahahawakan, espiritu. Ha? Ang isip ko. Hindi mo mahawakan yung isip ko. Espiritu yung isip ko. Ha? Ano? Yung mata mo. Eh, hindi mo hawakan sa bagay, mahawakan yung mata mo. Pero hihiyak ka. So mga bagay na hindi mo mahawakan at hindi mo makikita, hindi espiritu ang tawag noon. Ha? Isa siya. Actually, ang espiritu sa atin ay tinatawag si Anghel Gabriel. Anghel Gabriel. Tinatawag sa atin nga espiritu. Anghel Gabriel. Yung kaluluwa naman sa Arabic, tinatawag sa Hebrew, tinatawag na roh. Yung pumapasok sa atin, tinatawag na roh. Yung pumapasok sa atin para magkakaroon tayo ng buhay, tinatawag na kaluluwa. Okay? Pero yung anghel, although sila espiritu, pero ang tinatawag sa atin mga sa Muslim ay tinatawag na malaika. Anghel Gabriel. Okay? So huwag ka nang malito. Kung may kaibigan ka ng kaluluwa, may kaibigan ka ng espiritu, sa lingwahe lang sila nagkakaiba. Okay? Sige. Tanong pa. Salam. Halikan to. Ay, natakot ka. Pero nakala ko magpanatang makabayan ka. Ha, kasi, sige. Ustad, salamualaikum. Salam. Tanong ko lang kung ano ang kaibahan ni Maria o ni Mariam sa Biblia at sa Quran. Ano ang papel niya sa Biblia o sa Quran? Yung pinaka ano niya, yung ano ba tawag doon? Yung naging papel niya sa Biblia at sa Quran, kung anong kalagayan niya sa ano na yun. Actually, ang Quran at ang Biblia sa kalagayan ni Maryam ay halos pareho. Halos pareho. Example, sa buhay ni Maria, yung lumapit na si Anghel Gabriel, ayon sa Quran, sa Quran at ang Bible, yung lumapit si Anghel Gabriel, pareho ang sabi ni Maria. Ha? Matakot ka sa Panginoon, huwag kang lalapit sa akin. Okay? And God's angel said, don't be afraid. I'm not a man, I am an angel sent by God. Pinadala ako ng Diyos, ako isang propeta, magbigay ng sa iyo ng magandang mensahe. Okay? Anong magandang mensahe? Sa Quran at Bible, pareho. Sabi ni Anghel Gabriel, magkakaroon ka ng anak na lalaki. Anak na lalaki. Pareho pa rin, continuous. Sinasabi ni Mary sa Quran at sa Biblia, how could I have a son that no man had touched me? Paano ako magkaroon ng anak na walang tao nakagalaw sa akin? Then, the answer, the reply, nagkakaiba. Huh? This is pulling apart. Bakit? Ang sagot dito sa Quran, paano ako para magkakaroon ako ng anak na wala namang gumalaw sa akin, no man had touched me? Ang sagot sa Quran, only Allah will say to you, be and it is. Only ang Allah magsalita, malikha at malikha. Yan ang sagot sa Quran. Na ang Diyos lamang ay magsalita, malikha, be and it is. Kun fayakun. The Bible, how? Ang sagot, then the angel said, then the Spirit of God will overshadow thee.
overshadow thee. Overshadow what? Overshadow like husband and wife? Overshadow? On the top or below? So this is the answer in the Bible. God will overshadow thee. The first miracle of Jesus Christ in the Quran, the first miracle of Jesus Christ in the Quran, he defended his mother and himself. Dahil papatayin siya, anak, at ang nanay, papatayin siya dahil walang tatay, si Jesucristo, walang lalaki, walang asawa, si Maria, gusto silang papatayin. Ang unang milagro, himala ni Jesucristo, he defended his mother. He said, Assalamu alaikum, peace be unto you. The day I was born and the day that I will die. My mother is a righteous woman. Bago pang isinilang, nagsalita si Jesucristo. Sino hindi matakot? Nakakasanggol pa lang, pulahay pa yan, sabi sa'yo, pulahay pa. Doon pa, in the arms of mother. Nagsasalita. Sino hindi matatakot? Puyay pa, nagsalita. Okay? This is the first miracle of Jesus Christ. He spoke while he was in the cradle. Okay? Maliit pa si Jesus Christ. What is the first miracle of Jesus Christ? In the Bible? He turned the water into wine. Nilikha ni Jesucristo ang tubig naging wine, alak. And the people said, why you serve the wine? The best wine in the last, sa isang panahon ng katapusan na nahuli ang best wine? Wine. Huh? Si Lot, napabuntisan ang iyang anak ayon sa Biblia, ayon sa wine. Si David, nagsasayaw ng hukutubad dahil sa wine. Okay? Sino pa? Si Lot, si Noah, ayon sa Biblia, si Noah ay pagkatapos ng dilubyo ay nagtanim ng vines, grapes, at naglasing siya, hubot-hubad. Rin. Si Samson ay yung sekreto niya, he divulged his secret to Delilah, naahitan siya, mawala yung lakas niya because of wine. So, maraming bagay dito because of wine, naging pabuntisan ng anak dahil sa wine in the Bible. And Jesus Christ, he created water into wine. Sabi naman ng iba, hindi naman makalasing eh. Ang rason ng mga magaling na mga teologian, hindi naman makalasing yung ginawa ni Jesucristo na wine. Okay, bakit nagsasabi yung taong umiinom, why you serve wine late? The best wine, why you serve the best wine late? Tanungin mo yung, what is wine? What is good or not good? Tanungin natin yung mga taong umiinom ng wine. What is best wine? Taste like juice? Like Sprite? Like true orange? Ang best wine? Tanungin mo yung mga taong lasingiro, the best wine, one shot, tulog ta. This is the best wine. Red wine, tinatawag ng red wine. Pag isang pala, pag sinindihan mo, umaapoy. That is the best wine. Jesus Christ, imagine kanya, imagine Jesus Christ. He created water into wine and he gave to people. Jesus Christ was a prophet of God. Bakit ganun? So, yan po ang masabi ko mga kapatid, na the first miracle of Jesus Christ, hindi pareho. And yung pagkabuntis ni Maria ay hindi pareho. Dahil overshadow sa Bible, dito sa Quran is Allah said, kun fayakun. Okay. Ano pang tanong? Sige, dagdagan niyo ang tanong. Okay, ikot. Baba. Start. Oh.